Bakit ngayon ka lang? Alas 12 na. Ah, partner, pasensya ka na. Kasi nagkaroon na ng bulan tiyan po. Yung hutot ko naging solid. Ah, partner, pwede ba ikaw muna rumonda ngayon? Kasi umiilabing tiyan ko. Sinasabi ko na nga ba eh. Basta oras ng routine check-up natin, masyado kang maraming dahilan. Alam mo, isang araw, sa sobrang kagulangan mo, makakarma ka. O sige, ini. Pagbalik mo, may mahinit kang kape. Ampong mo na ipambara. Oo, oh, okay. Diyan ka magaling eh sa pagkain. Tingnan mo nga, may balbas ka pa. Pakaramdam mo, Navy ka eh. Si Q tayo. You must be proud. Wow, si Q. Partner, ang sakit sa tenga. Pwede ba? Jaguar, bakit ang medyo social? Saka, may lisensya ini sa opisina. Kasi, oh, allergic ako. O sige, mag-init ka ng tubig. Tubig lang yan, ha? Baka masunog mo pa. Yan ang kasunod ng pagkain eh. Tulog. Diyan ka na, discharge. Tinamay mo pa ako. Wait. Kaya na naman. Kita na naman eh. Utot naging solid. May pakasakasa pa ito. Parang inaamon ako. Kung mangaral ka, alam mo, pari, tulongis ka naman eh. Kilala na ka, bugo. Hindi mo na ako mapapalustong. Lando? Hindi mo kumatiis na eh. Iigi ka ng tawad. Ala naman sa akin yun eh. Sabi nga nila, love is never to having to say you're sorry. Yuyun! Upakan niyo!
Bosing, nagkakaputo ka na! Agency mo? Vikan! And I'm proud of it! Vikan! Palapakan natin si Vikan! What a beautiful fireworks! Oh, man, yeah. It's nice to be back. Pambihira naman yung EP natin. Imbis na promotion eh, demotion ito eh. Bakit naman demotion? Imbis na nilagay tayo sa mall, o sa hotel, o kaya sa department store, imbukok, nilagay tayo sa cementerio. Alam mo, partner, ininervis ako. Baka mabigyan ako eh.
Diba? Sobra taimik. Mamaya ako nabayaran. Diba? Sobra taimik. Nakakabingi. Alam mo, delikado takbo ng profesyon natin ngayon, ha? Diba dati, nasa bangko tayo. Tapos nasa bodega. Ngayon, hindi dito tayo sa cemetery. Baka sa bandag uli, sa morgue na tayo damputin. Hindi mo naintindihan yung gusto ng agency. Kaya tayo nilipat. Dahil baka balikan tayo nung mga kamag-anak o kasama ng mga naayari natin. Eh kung tayo naman na masyapol. Bakit tama ako na? Dito wala tayo patalo-talo. Mapapalaban yung turn natin dito ah. Kumain muna tayo bago umuwi. Uy, sinigang oh. Ma! Bigyan mo nga kami ng dalawang nasin eh. Tsaka sinigang sa akin, ikaw partner. Dati rin po, Gigi. Naman. Diba yun yung dalawang Jaguar na nasa periodiko nung minsan? Nasaan? Ayun oh. Oo nga, no? Bakit kaya nandito sila? Baka yung pagnanakaw natin sa patay, ang pinupuntir yan nila. Siguro gusto nilang subukan ng tapang nila rito. Tara. Hoy, kayong dalawa ba yung napanood namin sa TV Patrol? Hmm? Kami nga. Pero kung sasaksi nyo kami napanood, mas pogi kami ron kasi mas maraming close-up. Mga yan. Wala akong pakialam kung pogi o pangit ka. Ang gusto ko malaman, kung siga kayong dalawa. Karagul mo, sinabi ko ba siga ako? Baka yung partner ko dating udlong yan. Magkalimo na ganun nga tayo. Bakit yung ba kami ini-interview? Mga fans ba namin kayo? Bigyan mo nga ng photograph sa mukha. Ganun! Ayon sa mga ebidensya na iniharap sa nasa sakdal at ayon na rin sa salaysay ng mga testigo, ikaw, Rolando Perez E. Shoson, ay napatunayan ng hukumang ito na nagkasala sa salang pagpatay, kung kaya't ikaw ay hinahatulan na mabilanggo sa pambansang piitan ng mula sa 8 taon hanggang 12 taon at 1 araw. Ang pagpapatibay ng parusa ay iniuutos na isagawa mula sa araw na ito, ikawalong araw ng Marso, 1974. Bata! Anong kaso mo? Charan! Oh, ayan na pala ang daddy mo eh. Daddy!
I have something for you. Your favorite. Wow, ang ganda! Thank you, Daddy. You're welcome, my little boy. O bakit ngayon ka lang? Ah, may konting problema sa opisina. Huwag mo na isipin yun, ikaw naman. Kumain ka na ba? Nakuyang anak mong pansinin mo. Bakit na naman? Eh, kanina pa nagmumorkulyo. Gusto nang umuwi. Ganun ba? Ay, nako. My little boy. Siguro magaling ka na. Ang sabi nga nila, pag naiinip na raw ang pasyente, gumagaling na. O ako naman ang pansinin mo. Oh. O ano ba yung sinasabi mong problema? Ah, wala. Nagkaroon lang kami ng misunderstanding ni Joseph. Huwag mo isipin yun. Guess what? What? Next month, babiyahin na ang mga barko natin sa Norway at sa Amsterdam. Talaga? Oo. Kayo kasing dalawa ang swerte sa akin. Siyempre naman. Hmm? Ay! Nako, ngayon ko nga pala dapat bayaran yung bill ni JR. Para okay. Hindi na ako magmadali bukas. JR, tayo muna ang dalawa ng daddy, ha? Yes, mommy. Hmm? Mm-mm-mm. Oh. Bilang ba ni JR ang ayusin mo? Hmm? Pwede ba yon? Sige. I'll miss you, my beloved queen. Nurse? Anong oras tatanggalin tong dextrose? Ngayon na! Daddy! Dito na ang mami. Tama na, anak. Dok, sabi niyo babalik din siya sa dati. Pero isang taon na, hindi pa rin siya nagbabago. Gagaling din siya sa tamang panahon. When his mind is ready to face and accept the things and the situations that his young mind cannot comprehend in the past. Hindi ho birong magka-trauma. Try to treat him like you would a normal child. Try to show him that there is no more danger. Alam mo, Mariel, may naobserbahan din ako. Alam kong pareho kayong nakasaksi sa pangyayari. Pareho kayong nawala ng isang mahal sa buhay. But it is also possible that what triggered your son to be in that state could have also triggered something in your mind. Hindi ka naman dating nerbiyosa eh. Alam mo, these are signs of excessive compulsive behavior. Inuulit ko, at gusto kong itanim nyo sa mga utak ninyo, na dito sa loob ng munti, kayong lahat ay pag-aari ko na. Ang bawat sasabihin ko, ituring yung batas na dapat nyong sundin. Sa bawat pagsuway sa batas ko, ay may katapat na parusa. Kaya huwag kayong magkakamali dahil wala akong sinasanto. Tiniti ako sa inyo na mas gugustuhin pa niyong mamatay kesa matikman ang parusa ko. Tandaan niyo yan at huwag niyo akong susubukan. Uy! Ah!
Magkano na ho ba ngayon ang isang bareta? 13.95 pa rin. Ay, bigyan niyo ako ng dalawa. Alam mo, wise ka talaga. Haling Tinay, di na mo na ako mahilig na kape, ne? At saka pagbukas mo ako ng Sgt. Peppers. Yung sardinas na maangang. Tarantadong ito ah. Kumakapag-utos eh, dahil mo pang nagbabayad. Kaya aga-aga eh, sinisira mo ang aking negosyo. Haling Tinay, pagka aba-aba man doon ang hutang ko, pag nanalo ako sa loto, full payment kayo, with interest. At saka itong point-point nyo, itong turo-turo, gawang kay Haristo. Kailan pa yan? Natanggal na si Murato. Wala nang loto. Si Haling Tinay naman kahaga-haga, nagagalit kayo. Nagpukusutuloy mo kayo. Alam niyo ba ang ganda-ganda niyo ngayon? O si Haling Tinay, baka niya na mo. Kape na lang, kape na lang. Yan! Wala na yung Sgt. Pepper, mangyari. Yan! Diyan ka lang magaling. Sa pambobola. Hoy, Donato, yan na ang huling higop ng kape, ha? Sa susunod, hindi mo na ako kayang utuin. No problemo. Ano ba? Pasus ka! Nakikita mo yan, na! Pinsan kaya yan, malapit yan lumaya. 16 na pinapatay niyan. Gusto mo pa 17 ka? Na! Sinabi ko ba? Che! Aray, sigang bakla! Matagal na, gaga! Landu! My partner in crime! Lalabas na! Happy days! Our ear again! Ututu! Si Landu lalayan eh! Thank you, sir! Lado! Yeah! Ano mo lalaya mo lumaya ako, ha? Ka rin! Kasi nabasa ko sa dyaro na lalaya ka rin. Ha? Ito, ay pabalik. Ito pala para kay ka. Saan to? Hindi pa paborito mo yan? Ayo, partner. Ang pogi mo ngayon. Bagay sa akin. Alam mo, hiyang mo sa loob. Dapat hindi ka muna lumaya. Ganun ba? Wait. Madali lang yun. Patayin kita ngayon, sigurado. Mamaya, balikbayan ako. O, sige, alam na ako sila. Kaya, pero taxi ko. Umalis na nga. Taxi mo to? Dinala ko. Bah, big time ka na ngayon, ha? Nakakayaan, masusunduin ko yung partner ko ng taxi, Kel. Ha? At saka, kakain pa tayo. Kakain pa tayo? Ginugutom na ako. Tara, nagpapunta mo kami. Tara. Tinayak, sinundo mo ako. Oh, driver. Kay Manila, ne. Halos buong region ng Asia, apektado ng economic crisis. Eh sa unang quarter pa lang ng taong ito, nalulugi na ng 30% ang ating shipping line. Alam ko yun, Joseph. Kaya nga pinag-aaralang mabuti ng ating board kung anong makakabuti para sa cost-cutting measures ng ating kumpanya. Practical lang naman ako, Mariel. Sobra-sobra na tayo sa mga casuals, especially sa Mindanao at sa Visayas. Eh dito nga sa Maynila, parang mas marami tayong empleyado kaysa mga pasahero. Naintindihan ko ang concern mo sa shipping natin. Pero hindi retrenchment ang sagot sa crisis na humahataw sa atin ngayon. Remember, we are among the top 30 companies in the country. Bagyuhin man tayo ng isa o dalawang taon, hindi tayo magko-collapse. Kontento na ako, Joseph. Sana naman makontento ka na rin muna. Wala talaga kayong pinagkaiba ng nasira mong asawa. May puso si Johnny para sa mga maliit na manggagawa. Ganun rin palang nararamdaman mo para sa kanila. Kahit na masaktan pa ang kumpanya. Remember, meron tayong CBA na dapat na igalang. Kagaya ng mga union na dapat rumispeto sa company policy natin. Pero tandaan mo rin, kahit anong problema ang lumutang, may Department of Labor na siyang namamagitan. Minamalit mo yata mga koneksyon ko. Ay, nako Joseph. Huwag na nga tayo magtalo. Kulukoy ka pa rin. Akala ko maganda sa lubong sa akin ng bagong buhay. Bakit naman? Eh, tingnan mo. Nung sinundo mo ako, very good. Pataksi-taksi pa tayo. Ha? Thank you. Pero pagdating pala sa bayaran,
Very poor ka. Wala ka naman parang pera, lakas-lakas ang loob mo. Ha? Buti lang nakapag-ipon ako sa oblo. Nakapagkalandrakas ako. Ika naman kasi, wrong timing ka eh. Dapat napasimuno ka muna ng rayo sa oblo. Para medyo na-delay paglaya mo. Kasi kung sa isang buwan ka lalaya, sigurado may trabaho na ako nun, malilibre na kita sa point-point. Eh wala ka pa nagkasulog eh. Eh mas gugustuhin ko pa bang maghirap pa ako ng matagal sa oblo? Mailibre mo lang ako sa turo-turo? Ha? Eh, partner, parol ka lang. Bilisan mo nang lumakad dahil wala na ako pang aboros pa madyak. Oh, masyado ka naman eye blood. Pisa mo! Ang bad mo ha. Mabagal ka lumakad! Hindi naman ito parang exercise oh. Tingnan mo. Kahit sa peligro yung buhay ko, tatapusin mo kagad! Ha? Buksan mo nga yung bintana mo! Ha? Buksan mo yung bintana mo! Ano ba? Bulag ka ba? Bibi o bingi? Okay na! Eh, pasensya na kayo. Sumabog ang gulong ko eh. Wow. Paroplat nga, be, plat! Alam ko namang hindi mo sinasadya eh. Tsaka aksidente yun. Tsaka haging lang. Abi, pibot yung piloto. Discarte na yung mukhang mabred. If you don't remind, gusto sana namin tulungan ka magpalit ng gulong. Do you have a expired tire or a cross wind? Partner, expired tire, flat din yun. Ayun, ano yun? Reserva tire. Reserva tire. Ah, meron sa likod. Good, 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 good. No more problem, Mar. Ayos na. Partner, magkano binigay? Anong binigay? Take you nga, wala eh. Ano ba nangyayari sa mundo ito? Nag-abroad lang ako. Lahat ng tao nagbabalukol na. Isipin mo ang kababaeng... Kababaeng tao! Partner, ako nalipo. Walang utang na loob? Hinahala tayo ngayon. Hindi bali, itong gulong, nahiwan, benta natin. Meraling to. Talagang wala ka sa hulog eh. Kung sineset up tayo nun, robbery yan. Na ano? Makukulong tayo? Babaeng mismang balukol! Huwag mo akong daanin sa biro at bola mo! 5 buwan ang utang mo sa bahay ko! Baka gusto mo ipapulis kita! Si Haling gusto naman! Anong aling aso na naman? Baong ka na nga sa utang? Humihirit ka pa? Kasi naman kayo, kumaningil kayo. Parang pagkalaki-laki itong pinaupahan nyo sa amin, ang mahal-mahal naman. Okay, nandun ako. Kukreto yung bubog kasi tetehin eh. Pero pag may dumadaan na 18 well, kinakalo kami, ginigising kami. Kayo, pakiramdam nyo, pinaupahan nyo sa amin, townhouse. Hoy! Kay mahal, kay mura tong bahay ko! Bakit ka tumira? Wala ka naman pala hanap buhay! Ay, diyan kayo mali. May anap buhay na ako. Partner! Nagini! Saguli! Siya'y magpapatunay kaya ka na meron na akong trabaho. Sikuracho! Ha? Halingason, di ba mahilig kayo sumayaw? Oh, diyan! At saka, star dancer yung gay club. Kaya, malakas kumita itong partner ko. Partner, pakita mo ngayong giniling di Chubibo. Giniling di Chubibo. Ah, partner, pakita mo. O, yung alukay ubi. Tihira mo ngayong kapastusan mo. Tamaki. At baka balasin ng bahay ko. Ba't ka nang marirate yan eh? Naiyalang kaya kaya. O, sige. Alingason, pangako ko kaya ka. Pag yung partner ko napasok akong torero, papayaran kita. Full payment. Mer tubo ba toro? Ha? Bastos ng tao ka. Bakit? Ito ang tandaan mo, Donato. Kapag sa isang linggo hindi ka pa nagbayad, ha? Maghanap ka na ng bagkit ang matutulugan mo! Yan ang pangako ko sa'yo! Adios! Bakit anong pagkakaiba ito sa bagkit? Ang pinaligtad lang ito! Mangkukulam! Demonyo ka talaga, partner! Pagkatapos mo ako isama sa kalokohan mo, ginawa mo pa akong DI. Uy, DI ka naman talaga! Di ba, dating inmate! Ha, ako nga sinabi ko torero ko, pero narinig mo ba akong may reklamo? Ali, ang importante nun, partner, baka lusot tayo doon sa bungangira kong kasera. Makanyan ta. Ali... Di... Ah, bakit, partner? Wala.
Iisip ko lang yung babaeng tinulungan natin kanina. Wag na wag lang kami magkikita ulit. Dahil kahit bebot siya, manghihiram siya ng mukha sa aso. Ha, Balando! Kalalabas mo lang galing Hoblo! Parang gusto mo na bumalik. Ang importante ngayon, makahanap tayong trabaho. Natinig mo naman yung kasera ko nandin. Sabi niya, pag hindi tayo nakabayad na isang linggo, biyain ba, bangketa tayo. Ah, teka. Meron nga pala akong address dito. Ano yan? Ba't ganyan hanap mo yung ano mo? Mukhang matagal na hindi nabubuksan. Ganyan yung address yan? Kay Caberto. Caberto? Ito ko, partner. Nag-aanap ako trabaho, hindi isparo. Gago. Sino sabi sa isparo, hindi naman MP2 Kaka. Eh. Kakosa ko to sa Muntinlupa. Nung lumaya siya, ang sabi niya sa akin, pag may problema ako, puntahan ko lang siya. Ah, makanyan. Ba, okay yan. Solve ang problema natin. Tingnan nga nang mapuntaan natin. Green Hills. Abraham Street, 143, ulan ng 44. I love you very much na. Lando, naniniwala na akong hindi NPA yung kakosa mo si Caberto. Pero, hindi kaya drug lord yun. Ba't ang laki ng bahay? Puro ka suspecha eh. Palagi kung gutom ka na eh. Kanina pa tayo naglalakad, siyempre. Mabuti pa, tanong na lang natin. Tara. Taho po! Taho po! Putaho! Andiyan na, andiyan na! Sino sila? Caberto. Lando. Lando Perez. Kilala. Tangina, lumaya ka na pala. kamusta ang buhay? Mabuting mabuti. Humihinga pa. Partner ko nga pala, si Donat. Eh, ikaw, kumusta kayo? Mabuti ako, ewan ko ikaw. Hindi ba nakita ayos ko? Ardinero na, chip cook pa. Cook? Kayo kailangan namin. Kanina pa kami nagugutom, kakaanap sa bahay niyo. Ba't ka nagsama ng gutom? Tata Berto? Sandali. Yes, ma'am! Eh, sino ho ba mga kausap nyo dyan? Makapagdala ako ho. Bakit? Mga kaibigan ko, napadaan lang! Bakit hindi nyo na lang ho papasukin at isarado nyo yung gate dahil baka masalit niya sa'yo, alam nyo na. Yes, ma'am! Pasok, pasok! Halika, halika! Nakahin na tayo, ha? Eh, Caberto, paano naman kayo napasok sa loob? Dahil dun sa anak kong dalaga, sa una, nilapastangan ng mga adik doon sa probinsya namin. Hindi ako nakatiis. Sinalaksa ko yung mga lalamunan. Oh, magdadrama ka na naman! Eh, tinatanong eh. Hi, Nanay Kering! Hi, hello, darling! Magpapasama lang ako kay Ate Janet. Kukunin ko yung biskit na hiniram ni Angelo sa akin. Okay! May bisita pala kayo, Nana Kering. Good morning po, ma'am. Hindi ako ang ma'am dito. Yaya lang ako. Anong pangalan mo? Ako nga pala si Hangel. Donato. Hangel? Hangel! Angel! Ang bastos kasi ng dating eh. Hangeli naman. Hi, Papa! Janet! Ano ba, Papa? Ngayon mo lang ito nakilala. No, ay, parang magkiti-kiti dyan. Ate Janet, let's go na kasi. Baka makaalis pa si Angelo eh. Bye, everybody! Bye. Okay, darling! Bye, Papa! Janet! Sana ka rin naman! Yung isang yun, yun ang nag-aalaga sa anak ni Ma'am. Yun lang doon na yun. Opo, kaya na. Ito naman si Shirley. Anak siya ng panganay na kapatid ni Ma'am. Alam ba ninyo kung bakit mistisa siya? Ang tata niyan, Amerikano. Pag summer, umuwi rin sa Pilipinas. Pagpasukan na, balik na sa state. Ako, Caberto, pwede rin ako yayo, ha? No, Cherry, ha? Para magkasama kami no yaya dyan. Konting Pino. Nana Karing? Ay, si Ma'am, sandali lang, ha? Ma'am, nakaalis na ho ba mga bisita ni Tata Berto? Eh, hindi pa, Ma'am, eh. Hinihintay ka nga nila, eh. Hinihintay? Bakit, kilala ko ba sila? Eh, hindi. Nagpapatulong sila kay Berto na maghanap ng trabaho. Inabanggit ko sa kanila na kailangan natin dito ang hardinero driver mo. Kapapagkatiwalaan ba? Eh di, kilatisin mo na ninyo. Gusto mo tawagin ko na sila? Sa garden na lang? Lando? Lando! Angel, sinabi ko na kay Mama Riel na nagpipresenta kayong driver at hardinero. Ma'am,
Nandito na sila. Ikaw? Kayo? Oh, siya nga. Siya nga, siya nga. Hindi ba yun yung tinulungan nating bastos na hindi marunong magpatayin kayo? Ah, sorry nga pala doon. Sorry? Sa... Nakakain ba yung sorry? Pwede natin sikmurahin niya kung tatanggapin niya tayo. Ang problema, parang nawalan ako ng gana magtrabaho. Ta, bakit? Eh, hindi nga marunong magpa-thank you to, eh. Magpapasyon. Nagpa-sorry na yan. Parang thank you rin yun. Teka, Nana Karing, Tata Berto, maraming salamat po sa binigay niyo sa aming pagkain. Sa merienda. Ma'am, sorry din po. Mukhang na-wrong number kami. Kaya erase, erase, erase! Goodbye! Tata Berto, nakakapanginig ng laman ng mga bisita nyo. Tignan nyo itsura ng mga antipati kong hambog na yan. Tata Berting, sorry, sa susunod, ayokong makita yung mga itsura ng mga yan sa loob ng pamamahay ko, ha? To tell you the truth, ha? Sa unang salpukan pa lang ng mga mata namin, nagkaroon na kagad ng ride sa dibdib ko. Hindi lang ako nagpalata sa'yo. But because of her, inasal sa ating dalawa, sorry, she's not my type. Totoo yan, partner, ha? Totoo yan, ha? You know me, partner. I have my principal. Principal? Principal si ma'am sa eskwela? Anong principal sa eskwela? Principal si prinsipyo. Ah, baka niyan. Magmula nang magbakasyon ka, abe. Lumalim yung English mo, hindi ko na maintindihan. Kaya ikaw, mag-aral ka. Kapabo. Ba't kanyang amoy ng daliri mo? Parang amoy hutot. Look. Haro. Yung medyas mo, kaya pala mas mabulog kapag yung daliri mo. Maiba tayo. Dalagay pa kayo, ma'am? Kanina lang, sinabi ni Kabertong may anak, eh, paano? Bakit? Lahat wa rin na may anak, may asawa. Oo nga, no. Alamin natin kay Kaberto. Baka naman hiwalay na. O kaya, byuda? Nakikita ko na naman sa mga mata mo yung pagiging mandirigma mo. Bala mo gusto mong manyakin si ma'am. Ikaw, may snab-snab ka pa mo. Yung pala, may pagnanasa ka rin. May maitim na balak ka. Kay ma'am na, ha? Wala akong binabalak. May plano akong mangarap. Ang hirap hintindi ng dialogue mo. Gusto mo, pero ayaw mo. Baka na ano yun na rin sa kaya. Lang yun. Langit siya. Lupa ako. Paano ko na nagkakaroon ng kontak? Pero kung mangarap din lang ako, hindi ko natitipirin. Kahit nakalit-lit ang bituin sa langit, ibibigay ko sa kanya. Kasama pati planeta. Planeta? Pati planeta. Kasama hurt dyan? Siyempre! Planeta din yun. Sana ako titiro. Sinabi ko na nga ba, luma na ito eh. Napanood ko na ito. Ang ending nito, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ang sabi nga nila, tulak ng dibdib, kabig ng dibdib. Unang-una, wala pang bumastos sa akin ng ganyan sa tanang buhay ko kundi yan dalawang hambog na yan. At kaharap pa kayong mag-asawa. Kitang-kita nyo kung paano akong binastos. Ha! Pangalawa, yung landong yan, ex-convict, hindi dapat pagkatiwalaan. Pangatlo, bakit naman ako basta-basta kukuha ng driver? Pwede akong kumuha sa agency. Malinis ang papeles at walang bad record. Ma'am, makasabot po ako. Hindi naman ho lahat ng nakakulong doon sa Muntinlupa ay masama. Katulad ko, may record ako. Pero naniniwala ang papa nyo na hindi ako masamang tao. Katulad din ho ni Lando. Self-defense ang kaso nun. Nagtanggol lang ho sa sarili niya. Ma'am, hindi naman sa pinapanigang ko si Berto o si Lando. Kaya lang, ayon sa kwento nyo, tama sila, ma'am. Kay siguro, nagawa nila yun. Yun na nga ang sinasabi ko. Kanina ko pa naman ipinapaliwanag na inaamin ko namang mali ako. Nagkamali ako? Pero ito naman ang tanong ko, tama ba naman yung prinsipyong bastusin mo ko dito na mismo sa bahay ko? Kaya nga ho yung tao na konsyense. Natunayan, tumawag sa akin kanina si Lando. Si Lando? Tumawag? He! Tuloy niyo, Tata Berto. Tumawag ba'y kanyo? Ano tumawag? Sabi? Sabi nga ho, eh, nagsisisi siya sa inasal niya sa inyo. Ngayon, oh, kung mapapatawad niyo siya, eh, pagmamaneho niya kayo, kahit walang bayad. Ayoko. Dahil kung talagang gusto niyang pumasok sa akin bilang driver ko, pabayaran ko siya sa presyong gusto niya. Yes! Kumain, Tita Mariel! Oy, oy, oy!
ikaw na bata ka, kay bata-bata mo pa, bakit sinabi ko bang kumapayag na ako? Tinatanggap ko na siya? Naku naman, ma'am. Eh, baka naman mag-apply pa sa iba si Lando. Sayang naman, ang gwapo-gwapo pa naman ni Lando. At saka, ma'am, kahit sa kwarto ko na lang siya matulog, papayag ako. Oy, Gaga. Eh, gwapo nga. Eh, paano kung may asawa na? Mama, may bala kayong karibalin ako, no? Oy. Tapunutan kaya kita. Kailan ka ba natutong sumagot sa akin ng ganyan? Sorry po, ma'am. Hey! Tatay Berting! Ma'am! Nanay Karing? Po. Mabuti yung nagkakaliwanagan tayo, no? Kayo ngayong mag-asawa, ang mananagot sa akin, oras na pumalpak yung inirekomenda niyong yan, ha? Yes, ma'am! Yay! Hoy! Alam mo, Lando, malakas at malamig ang electric fan ko dito. Kapag naiinitan ka, kumato ka lang ng tatlong mahina. Kusang bumubukas ang pinto ko. Ha? Anong pinto? Alam na ni Lando yun. Ako, Janet, pwede akong kumatok. Mas mahina ako kumatok kay Lando. Pwede kang kumatok, pero lakasan mo para may kandado kong pintuan. Hoy! Anong ginagawa niyan? Ay, Tatay Berto, pinakita ko lang sa kanila yung kwarto ko. Lantod! Ayun ba yung dalawang yan? Ibig sabihin, ang sabi ko sa'yo, ituro mo sa kanilang kanilang tutulugan. Hindi ang kwarto mong pinag-uultutan mo. Tatay Berto naman eh, inuna ko lang to para in case of emergency. Alam na ni Papa kung anong gagawin niya. Hoy, Landi, tigilan mo yan ha. Baka malasin yung bahay ni Ma'am. Kosa, sama kami talaga tatarima. Alas 6 pa lang, gising na si Ma'am. Alas 7, tapos na siya mag-almusal. Kaya Lando, ihanda mo na yung kotse na gusto niya gamitin para sa araw na yan. Hindi ko po kalilimutan. Berto, ikaw nang bahala sa kanila at kukunin ko lang yung polo barong na isusuot ni Lando. Nanakaring, nagkausap na po kami ni Tata Berto tungkol dyan. Hindi ako sanay magsuot ng barong eh. Tsaka, tapos na akong sinti niyan. Presidente na si Herap para sa ma-erap. Magagalit si Mama Riel niyan. Lab. Nakausap ko na si Ma'am. Umayag na siya na nakasibilyan si Lando sa pagmamaneho. Oh, malyari pala eh. Tatanungin ko si Ma'am, wala akong tiwala sa'yo. Dati rin, walang tiwala sa akin. Ano pa ang problema? Ako, wala. Ako, meron. Eh, tatagasan ano? Na ako sa'yo kahit baryal lang eh. Abay, libre naman pagkain dito. Eh, siyempre, bibili ko ng bagong damit. Tsaka paririn niyo ko yung lisensya ko. Baka mauli sa highway. Thank you.
Good morning, ma'am. Good morning. Ibaba mo na lang dyan yung mga gamit, ha? Ma'am, baka meron pa ako kayong kailangan. Ah, wala na. Bumalik ka na sa kotse. Lando? Ma'am? Pag nagugutom ka, pumunta ka sa kantin. Sa second floor yon. Panggitin mo ang pangalan ko, tapos pwede ka nang pumirma ng kahit na anong gusto mo. Salamat, ho. Sorry, sir. Hindi ko sinasadya. Anong hindi sinasadya? Tato ka! Bullshit! Ay! Joseph! Tama na yan! Ano ba? Ano ba ito? Lando, tumigil ka na! Joseph! Lando! Ano ba? Tama na! Teka muna! Sino ba itong bastos na kompoy na ito? Ikaw ah! Pinagbigyan lang kita! Padali lang! Bagong driver ko yan! Ikaw naman kay bago-bago mo! Ang laki na kaga nitong gulong ginawa mo. Humingi naman ako ng dispensa kay Bruce Lee. Ano bang dispensa? Sinadya mo eh! Sandali lang, sandali. O wag ka na sumagot ha, pwede ba? Bumaba ka na, doon ka na sa kotse. Sige na. Eh? Bumaba ka na! O ikaw naman, ano naman ang problema mo? Nagdala ako ng pizza. Para sabay sana tayong mag-snack. Oh, walang problema. Di tumawag tayo at mag-order tayo ulit. Huwag na. Nasira ng araw ko. Wala na akong gana. O Eddie, have a nice day. Okay, you! What are you staring at? Back to work! Inip na ako. Pati mga tauhan ko. Patong-pato na rin. Hindi kami sanay na nagdidikit ang mga pituka namin. Konting lamig lang, Ricky. Baka bumubuelo lang si Amo. Hindi naman napapatid ang sustento natin, ah. Hoy, kunswel, di ba po lang yun? Kulang pa nga pang gaso sa pamilya ko, eh. Paano pang bisyo ko? Kayaan mo. Pararating ko kay Amo ang lahat ng daing ninyo. Sabihin mo lang sa mga tao, konting tiis lang. Giginawa rin tayo. Masyado ko lang bilip sa amo mo. Ang upad namang gumalaw. Hindi makupad, Jesse. Ginagamit lang niya ang kokote niya. Nag-iingat lang si amo. Dahil isang hakbang na lang ang layo namin. Sa aming tagumpay. Huwag niyong ipasok sa ulo namin. Ang problema niyo mag-amo. Ang trabaho ko sa inyo. Inuso mo. Itutumba ko. Matagal na kaming bakante ni Jesse. Kinakalawang na kami. Alam kong kating-kating na kayo. Hayaan nyo't. Ikukuha ko kayo na sariwang bebot. Doon na lang nyo paputukin yung galit ninyo. Okay ka talaga, Edwin. Huling-huli mo ang kiliti ko. Ikisa mo! Pwede ba? Lumugar ka sa dapat mong kalagyan dahil ang anumang kapalpakan na gagawin mo eh magre-reflect na lahat sa akin. Dahil ako ang amo mo. Hindi na umuulit, ma'am. Aba, eh dapat lang. Alam mo ba kung sino yung taong pinahiya mo sa opisina ko? Eh vice presidente yun ah. Kanang kamay ko si Joseph. Baka naman nakakalimutan mo na kundi kay Tata Berting at kay Nanay Karing, eh talaga namang wala naman akong kaplano-planong kuning kang driver. Ngayon, nakikiusap ako, kung maaari lang, please lang, huwag mo naman sanang sirain ang magandang pagsasamahan namin ng mga taong nagpalaki sa akin. Ngayon, kung mamasamain mo lahat ng mga sinasabi kong ito, aba, eh madali akong kausap. Kung ayaw mo, eh di wag. Thank you.
Lando. Hindi ko nga pala nasabi sa'yo. Madaling umusok yan si Ma'am. Pag nagalit yan, parang armalite na ang bunganga niya, wala nang tigil. Kanina pa kami nakikinig sa inyo dito eh. Pero tama yung ginawa mo. Hindi ka na sumagot. Maya-maya lang tanggal lang init ang ulo ni Ma'am. Mabait naman talaga si Ma'am eh. Hindi naman dating ganun yun eh. Nagbago lang yan nung mamatay si Sir Johnny. Yung asawa niya, naging diskumpiyado sa mga tao. Laging high blood. Pag high blood, wala na, sira na ang diskarte. Kasi hanggang ngayon, pinoproblema pa rin niya ang nangyari sa bata. Nakita kasi ng batang yan kung papaano pinatay si Sir Johnny. Kaya mula noon, wala na siyang kibo at lagi na lang malungkot. Siguro, kung babalik ang dating sigla ni JR, mababawasan na rin yung nervyos ni Ma'am. Kawawa naman. Nagkaroon ng tramo yung mag-ina. Trauma. Ba't ano ba sinabi ko? Tramo eh. Release ng train yun eh. Baka masagasaan pa yung bata. Hindi. Trauma yung sinabi ko. JR, alam mo, pareho lang tayong malungkot ngayon. Pinagalitan na naman ako ng mami mo. Humingi na nga ako ng dispensa eh. Niratrat pa ako ng bunganga niya. Ang taray talaga. JR, kausapin mo naman ako. Ayaw mo ba ako maging kaibigan? Ikaw rin. Kapag ka natuyuan ka ng laway, ha? Hindi ka tayo kukuha ng malamig na tubig. Yung punong-puno ng yelo. JR. JR. Ayaw mo ba talaga magsalita? O sige, ganito na lang. Tingnan mo na lang ako. Ha? Kapag tiningnan mo kung ibig sabihin nun, babatiin ko na ang mami mo. Kapag hindi mo naman ako tiningnan, ang ibig sabihin nun, kahit kailan, hindi ko na siya babatiin. Nisulyap! Yung mami mong nagbabahay ko ba mga kilay? JR, ha? Bibilang ako. Umpisahan ko na. Isa. Dalawa. Dalawat kalahati. JR, dalawat kalahati na. Tat. Eh, ano ibig sabihin yan? Eh di, magkaibigan na tayo. Ha? Tignan mo nga. Ang kaganda-ganda mong lalaki. Parehong-pareho tayo. Tignan mo yung ilong mo. Oh, pareho-pareho tayo. Para sa kasaan ng tangke. Lando. Ma'am? Matinuyang anak ko, ha? Good boy yan. Baka namang gawin mong bad boy. O, Janet. Ma'am? Ano, ipanip mo na si JR. Burda ka ng burda. JR, halika na. Pakita tayo, ha? JR, nakasmile ka na! Oo nga, eh. Sana araw-araw ganyan ka. Tingnan mo, ang gwapo-gwapo mo. Asong salongga ang arrive. Wow! Anong oras na? Pambihira kang bata ka. Wala ka bang concern sa mga tao naghihintay sa loob ng bahay na to na papanis na, ha? Good evening, ma'am. Ano good evening? Madaling araw na. Hoy, Shirley, para sabihin ko sa'yo, kung nagagawa mo to sa Amerika, dito sa loob ng bahay ko, hindi mo pwedeng gawin na. At ikaw naman, Charlie, pinayagan ko sumama sa'yo ang pamangking ko dahil alam ko mabuti kang tao. Pero saan mo din nala ang pamangking ko? Doon lang sa... Magmula sa oras na to, hindi ka na pwedeng lumabas ng bahay na to nang hindi akong kasama mo. Understand? Yes, tita. Okay.
Tita, can I say something? Ano something? Alam mo ba kung paano ako pinanervyos? Araw-araw may pinapatay, gabi-gabi may nire-rape. Baka mamaya machempo kayo ng mga adik. Ha? Hindi mo ba naiintindihan kung paano namatay ang Tito Johnny mo? No, Tita, pero... Ay, nako, walang pero-pero. Ito lang masasabi ko sa'yo, ha? Grounded ka, tapos. Pero Tita, you were the one who sent us to the mall to buy things for our outing tomorrow. We didn't even go anywhere else. Tsaka kaya kami natagalan, it's because there's a minute sale ngayon sa mall. We couldn't even get out of the parking lot sa dami ng kotse. Ganun ba yun? Yes, Tita. At nung nakalabas naman kami sa parking lot, we got stuck in EDSA. Eh, alam mo naman how the traffic there at this time of night, no? Yes, ma'am, that's true. Ay, true. Oh, ma'am. Ay, bakit naman hindi niyo sinabi kagad? Hindi kayo nangatwiran. Sana hindi ko na kayo sinermo na ng pagkahaba-haba. O, bukas, maagang outing natin. Kaya, Shirley, matulog ka na. Charlie? Yes, ma'am? I'll see you tomorrow, huh? Yes, ma'am. I'll be on time, ma'am. Good night, ma'am. Good night. Night, Shirley. Bye, Charlie. Be careful, huh? Be careful, huh? Hoy, Shirley. Yes, Tita? Pinagbigyan lang kita dahil nandiyan si Charlie. Pero binigla mo ko. Sa susunod, naagawan mo ako ng papel. Ikaw ang... Be careful, huh? Hmm? Yes, Tita. Yabang nyo, ah! Orlando, Orlando! Apa pala! Hoy! Hoy! Maligo ka! Samahan mo si Desai! Parolado ka? Eh, ikaw, hindi ka parolado. Eh, matanda na ako, eh. Ano naman si Donut, eh? Kaya bumalik na sa trabaho mo. Nanay, kaling kayo muna kay JR, ha? Opo, ma'am! Hoy! Bakit ka pumapado sa mga bata, ha? Miss, hindi mo ko dapat sinap... Ah! Hoy! Ulang ito! Hoy, bubukok! Hop! Hop! That's enough! Mamahalin ko pa yan! May diploma yan! Saan? Sa martial arts? Hindi, sa Muntinlupa! Pakialam ko! Kayo hinahalala ko, hindi siya! Ah, ganun ha! Sinabi mo sa akin kanina. Hindi mo ba nadinig? Sharap. Erap? Idol ko yan. Oy! Magsiya ako na kayo dyan. JR, JR anak. Okay ka lang? Hindi ka ba nasaktan? Ha? Nanay ka rin, sino ba naman kasi mga yan? Eh, anak daw ng gobernur. O, akala ko ba for members only to? Malaysia! Sarmiento Shipping Lines, good morning. Sir, kindly hold on. Yes? Ma'am, si Sir Joseph po, nasa line 2. Okay, thank you. O, Joseph, meron na ba tayong bagong development? Meron na ba akong nilakad na naging negative ang results? Wala pa nga eh.
Kaya nga alam kong hindi ka masyadong mayabang eh. Also, how's your meeting with the president's lines? Hindi lang positive, very favorable pa sa kumpanya natin. Masaya kami naghiwalay ni Mr. Imperial. Siguro, a day or two magkakapirmahan na kami ng kontrata. I'll just give you the details sa dinner date natin, okay? Ah, okay. O sige, bye. Bye. Hello. Nakahanda na lahat ng trigger natin, amo. Go signal mo na lang ang hinihintay ko. Sabihin mo lang kung kailan kami kikilos. Good. Thank you, amo. Anong balita? Lalakad na raw kayo. Thank you for coming, ma'am, sir. Welcome. O, ikaw. Di ba nabusog? It'll be an alternate way to go to Hong Kong. Instead of taking air flight, we'll give them a pleasure cruise. Isang bago at naiibang karanasan sa paglalakbay sa dagat. Ikaw nang bahala, Joseph, dahil mas kabisado mong galaw ng alon. To our success. Alam mo, Mariel, nagtataka lang ako kung bakit pagdating sa negosyo, madali kong napapasagot ang mga kadil ko. Anong ibig mo sabihin? Alam mo naman na may nararamdaman ako sa'yo, di ba? Patagal nang wala si paring Johnny. Siguro naman, sapat na ang panahong ipinaghintay ko. Joseph, alam mo naman kung bakit hindi pa ako handa, hindi ba? Hindi ko pa nga naaayos ang buhay namin ng anak ko. May sakit pa siya. Sabi nga ng doktor, halos wala na kaming pinagkaiba. Siguro dala na rin yun ang pag-aalala ko sa kanya. Yan nga ang gusto kong sabihin sa'yo. Kailangan ni Jen ang pagmamahal ng isang ama. Ikaw man, kailangan mo uli ng isang katulad ni paring Johnny na titingin at magmamahal sa inyong mag-ina. Ang totoo nga niyan. Kanina, patos-tos lang. Ngayon, holding hands na. Masama na kasur dito. Tukaan na ito. This is very delicate. Bastusan na show title. This is a job for... Believe it, boy. Napanaginipan ko si pare. Ipinagbili niya kayo sa akin. Ang sabi niya, ako nang bahala sa inyo. Natouch naman ako sa'yo, Joseph. Totoo bang sinabi ni Johnny yon? Pero hindi ba may kasabihan na ang panaginip daw ay kabaliktaran sa totoong buhay? Noon yun. Eh, 90s na ngayon. Excuse me, sir. Ma'am, naiwan niya sa kotse itong beeper niyo. Dilala ko na baka may importante magbibib sa inyo. Salamat, Lando. Sige na, Lando. Oh, sige na daw. Wala na kayong... Wala na, Lando. Excuse me, sir. May nakalimutan ako. Ma'am, cellular. Eh, baka kung may katawagan kayong importante. Meron naman pupunta pa kayo doon. Sige na, Lando. Iwan mo na rin. Excuse me ulit, sir. May nakakalimutan. Hoy! Koboy na walang kabayo. Inaasar mo ba ako? Hindi ho, sir. May paalala lang kay ma'am. Ano na naman ba yun, Lando? Ma'am, may pangako kay Kejia. Sabay kayo maghahaponan. Eh, mag-aalas 9 na. Baka may ulcer na yung bata. Oo nga. Mabuti pinaalala mo. Nakalimutan ko na. I'm very sorry. I have to go. Pero may pinag-usap. We have to go. Oo. Next time na lang, ha? Thank you for the dinner. Ma'am, pasensya na ho kayo sa akin kanina. Punong-puno na naman ako ng pakikibaka. Sinadya ko talaga yun eh. Para makauwi na tayo kagad. Hindi ko naman matiis eh. Kaya nagpakatetano na naman ako sa inyo. Bakit ba ang init ng dugo mo kay Joseph? Ma'am, triple X ako eh. Anong triple X? Ex-military, ex-security guard, ex-convict. Okay. Mabuting maliwanag eh. Baka hindi ko ma-carry. Ma'am, lahat ng klase ng tao, nakasama ko na si Bilibid. Pero talagang wala akong tiwala dyan sa Joseph na yan.
pakiramdam ko, tuwing magkasama kayo, parang lagi may mangyayaring masama sa inyo. Eh paano pag nawala ka? Kawawa naman si JR. Teka muna, sandali lang. Parang nagguluhan ako dun ah. Ang pagkakaintindi ko kasi, ang alam ko, driver kita. Hindi kita asawa. Hindi kaya sobra naman ang pagmamalasakit na ginagawa mo para sa akin? Nagsiselos ka? Ma'am, hindi ho. Naku ma'am, huwag niyo na dagdagan pa ang kaso ko sa inyo. Mukha yatang sisisanti niyo na ako eh. Dahil pumalpak na naman ako sa inyo. Pinag-iisipan ko. Kung ganun ho ma'am eh, magbabalot-balot na ako. Babatsi na ako. Lando. Ma'am? Hindi ko naman sinabing sinisisanti na kita. Ang sabi ko, pinag-iisipan ko pa lang. Baka naman mag-walk out ka na naman. Eh, hindi ko gagawin yun, ma'am. Gagawin ko lang ho yun pag inutos nyo. Salamat naman. Ma'am? Oo. Good night. Good night. Ng dibdib. JR, kukunin ko muna yung sinulid ko sandali, ah. JR! JR, look what I've got for you, your favorite fruits! Thank you.
JR? Tita! Nagsasalita na si JR! Mami... Mami... Salamat. My hero! Pogi feeling, ah! Kabalyerong hitim! Thank you, JR. Ma'am, blow the candles na, ma'am. Ah, okay, blow na. Ate, yeah. Wait. Make a wish muna before you blow. Ah, make a wish. Okay. Okay. Kumusta ka na, Johnny? Alam mo, na-overcome na ni JR ang trauma niya. Hindi na siya tulala ngayon. Masigla na siya. Bumalik na siya sa dati. Ang plano ko nga, pagdating ng enrollment, ipapasok ko na siya sa school. Alam ko, matalino rin si JR kagaya mo. Ikaw naman kasi, kung bakit bigla mo kaming iniwan. Ang patay, kahit anong gawin mo, hindi natatayo yan. Alam mo, Johnny, kundi lang dahil sa anak natin. Matagal ko nang hindi na kaya nang nakikita kang nag-iisa rito. Johnny, Johnny, ang daming aswang dito, Johnny. Napaka-overacting naman ito. Danger. You're dead. What's the matter? But... Oh. He's sleeping in the sun. Don't worry. I'm always preparado. Sabi ko na nga, be, tulog ka na dyan. Ewan ko ba naman kasi sa'yo. Ba't pinoproblema mo pa si Sir Johnny?
maligaya na sa langit yan. You're so beautiful, napakaganda mo, at napakabata. Ang dapat sa'yo, mag-asawa ulit. Kung pareho lang tayo ng katayuan sa buhay, hindi kita palalagpasin. I'll connive you. Pag tumama ako sa loto, I'm the solution to your problems. I'm the endless love. Hoy! Bakit kinakatabi sa akin? Pagsasamantalan mo ko, no? Gusto mo akong halikan? Ma'am, alam ko mababa ang tingin mo. Talaga? Pero kahit kailan, hindi kita halikan pang hindi minutos sa akin. Hindi pa ako nasisira ng bayit. Malisyoso! Malisyoso? Wala akong iniisip sa'yo. Baka ikaw may iniisip ka sa'kin. Bastos! Tamaan ka sana ng kidlat! Kita mo na? Ha? Mamuulan na. Baka mabasa ka. Baka magkasakit. Eh ano ngayon sa'yo kung magkasakit ako? Eh ano ngayon sa'yo? Eh driver lang naman kita, hindi ba? Ano pa kailan mo? Gusto mo sasanti kita? Ano? I'm your slave. You're my queen. Your wish is my command. Kuman, kuman. Antipatiko ka. Antipatiko? Baka naman romantiko. Hindi ako plastic. Gusto na itong usapin na to. Umuulan na. Tama na. Oh, malabski naman. Lando! Ma'am! Napapasa ako! See? You need me. Pati ko ka talaga. I'm sorry, ma'am. I'm carried away. Magandang gabi, brother. Pwede ba makita laman ang pan mo? On your feet! Stand up! Get down! Move! Malinaw ang nakalagay sa manifesto. Sarmiento Shipping ang sinakyan ng 11 Bombay nang pumasok sila sa Pilipinas. Madaling palsipikahin ang mga dokumento. Wala rin problemang gayahin ang mga pirma ko. Pero Major, sa palagay niyo ba, sisirain ko basta-basta ang reputasyon namin dahil lang sa isang walang kakwenta-kwentang kaso na ibinibintang niyo sa amin? Hindi walang kwentang asunto ang human smuggling. At kung perang kinikita ang pag-uusapan, halos pantay lang ito ng drug trafficking. Nagpaliwanag na kami, Major. Hindi namin mga pahinante ang mga hinuli niyo. Ngayon, kung nagdududa ka pa, sa korte na tayo magkita. Huwag kang masyadong arugante, Mr. Montero. Baka pag tumining ang malabong tubig, ikaw ang makita kong nalulunod. Pinagbibintangan mo ba ako? Joseph, Major, siguro naman tapos na ang investigasyon ninyo. Pwede ko nang pabalikin ang mga tao ko sa kani-kanilang mga pwesto. Maraming salamat sa inyo. Mrs. Sarmiento. Pasensya ka na kung naging magkaspang ako dito sa vice-presidente mo. Ma'am, let's go! Joseph, mag-usap tayo sa opisina ko. Jeanette! Jeanette! Walang niya kayo? Ginawa niyo magbotel itong bahay ko? Ha? Anong motel? Hoy! Huwag ka magmaang-maang pa! Anong pinasok kay Jeanette? Etong sinulid, pinasok ko sa karayom. Pasok na nga ako eh. Hoya, mag-cross-stretch ka na. Cross-stitch, Lando. Ha? Salamat ah. Ma'am, may kailangan ho ba kayo sa akin? Meron sana, pero nakalimutan ko na. Teka muna, bakit ka naglalak ng pito? Wala naman ho kaming ginagawang masama. Hoy, eh. Hoy, tumigil ka. Kahit na, baka mamaya matukso ka sa kanya. Ma'am, hard to get to. Hindi ako basta-basta makukuha ni Jeanette. Over my dead kuko. Tumigil ka na, ha? Sumunod ka sa akin naman, pag-uusapan tayo. At ikaw, kung gusto mong matulog, maglaka ng pinto. Hm? Oh, lak mo doon yung pinto mo. Papa, si Ma'am para sa mayaman. Si Janet para sa mahirap. Wow! My goodness, ha? Great balls of fire! Ayokong masira ang reputasyon ng kumpanya. Ikaw ang head ng operation ng shipping lines natin. Kaya ikaw ang dapat na maglinis ng pangalan natin sa media. Isipin mo, pinararatangan tayong smuggler?
Wala tayong ginagawang masama. Wala tayong kasalanan. At any rate, kumikilos na ang mga lawyers natin. Bukas o sa makalawa, mismong si Major Francisco na magsasalita sa media para idinay yung mga maling paratang sa atin. O yun naman talaga ang inaasahan ko eh. Nana Karing, si Lando ba tumating na? Kaalis lang, ma'am. Kasama si JR. Pinasundo mo raw. Bakit, ma'am? Ay, nag-aalala lang ako. Baka nandyan pa sila, mahuli kami sa enrollment ni JR. Eh, kamusta naman dyan, Nana Karing? Ay, ereglado na ho. Ah, o sige. Okay, bye-bye. Mag-aaral na pala inaanak ko sa pasukan. Sana nga matuloy na si JR. Eh, isang taon na nga ang nasayang eh. Eh, teka muna. Bakit parang duda ka na hindi matutuloy? Eh, sasamahan ko pa nga siya ngayon mag-enroll eh. Duda? Wala akong duda. Ang sabi ko, tuloy na ngayon. Joseph, hanggang ngayon wala pa si JR. Anong gagawin ko? Hindi pa dumarating. Baka naman nasiraan lang. Eh di sana tumawag sa akin kagad ang driver ko. Mukha naman tanga yung driver mo eh. Irresponsable. Baka nga hindi marunong gumamit ng telepono yun eh. Baka naman ho diniretso ni Lando yung bata sa eskwela. Eh hindi nga kasi ang usapan namin, diniretso sila sa opisina. Eh eto naman kasi, bakit hindi mo ba si JR mag-isa? Hindi ka sumama? Eh kasi po ma'am, nag-LBM po ako. Naku, eh. Pag hindi talaga gusto ka tayo sakalin dyan eh. Naku, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Sabi mo sa akin. Oh, relax ka lang. Hindi ko alam. Wala pang anak ko hanggang ngayon. Relax ka lang. Baka ikaw mag-collapse. Tatawagan ko si General. Papa-alarm ko si JR. Naku, ano na kaya nangyari sa kanila? Naku, nasa na sila! Si Lando to. O Lando, nasa na si JR ang anak ko? Ano nangyari sa inyo? Nasa na kayo? Kinidnap ko ang anak mo. Ano? Maghanda ka ng 50 milyong piso. Kapalit ni JR. Hayop ka talaga! Kriminal ka! Lando, masasaktan ang anak ko! Tatawagan kita bukas kung saan mo dadalhin yung pera, naiintindihan mo? Suwapan ka talaga, demonyo! Hayop! Paalala lang. Kung gusto mong makita ang buhay yung anak mo, huwag kang magsusumbong sa pulis. Lando! 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 Tatay Berto, Nanay Karing, kinintap ni Lando ang anak ko. Ma'am, hindi ko gagawin ni Lando yun. Ano hindi? Kasabot kayo, kasabot ka rin. Pare-pareho kayong mga
kriminal kayo! Ma'am, hindi totoo yan! Hindi mo kilala Hoy, si Lanto! Huwag ka na mga tira pa! Wala kayong mautang na loob! Sayang lang pagtitiwala ko sa inyo! Joseph, tumawag ka ng polis! Papakulong ko sila! Sinasabi ko na nga, be! Ma'am, mali naman yung bintang nyo. Hindi naman magagawa ng tatay, Nanay Karing, huwag ngayon. Gulong-gulo ang isip ko. Baka pati kayong padampot ko eh. Hello. Krame? Hindi ka lang pala tigas. Magaling ka pang artista. Pasalamat ka, hindi ka binigyan ng autograph sa noo. Pareho nitong number one na fan ko. God damn it! Wow, pare! Awatin nyo ko. Pikun na ako rito. Oh! Kaya mo? Hanggang sa bulot ka lang eh. Mangurot ka na lang! Tumahimik ka! Oko! Jesse! Maaari niyo pong piyansaan yung dalawang suspect, pero maaari po bang hintayin muna natin si Judge dahil magagaling pa unang hearing yun? Attorney Caparas, kayo na pong bahala. Huwag kayong mag-alala, Nanang Karing. Ako na ang bahala kay Judge. Sir, kausapin ko lang sandali ang asawa ko. Sige po, puntaan niyo po. Ayaw kaming payagan ni Ma'am Mariel na umalis ng bahay. Eh, pinagsususpechahan din kami eh. Buti na lang umalis si Ma'am, kaya nakasalisi kami. Karing, nagkasya ba yung perang dala mo, pampiyasa sa amin? Hindi ko pa alam, Berto eh. Aarigluhin pa ni Atorne. Kapamo, sandali lang. May balita na ba kay Lando? Ang pongkangkang JR? $50 million. Thank you. Mariel, ako na. Ay, hindi na. Okay lang. Ako na, please. Sige. Betty, thank you, ha? That's big money. Mag-ingat. I will. Thank you. Okay. Mariel, please, hayaan mong sumahan kita. Mahal ko si JR. Ayokong mangyari sa kanya ang nangyari kay Johnny. At ang bilin sa akin ng demonyong Lando na yon, ako lang mag-isa maghahatid ng pera. Saan kayo magkikita? Hindi ko alam. Itatawag pa sa akin ang lugar. Mariel, mag-iingat ka. Salamat. Sa Antipolo, sa iniwan yung pabahay, yung nabili ni Joseph sa asawa mong si Johnny. Madali mong makikita to. Bilisan mo lang, baka mahilip ako. Joseph, ba't mo ko sinundan dito? Baka mapahamak ang anak ko. Mali ka, Mariel. Lalong ligtas ang anak mo dahil nandito ako. Joseph, huwag ka nga magbiro. Namamatay na nga ako sa nervyos eh. Relax lang. Don't panic. Huh? Ngayong hawak ko na ang perang ito. Makikita mo ng anak mo. Ano? Edwin!
to, Joseph? Ang bata! JR! Mami! Ayop ka! Ayop ka! Paano mo nagawa sa akin ito? Walang niya ka! Una, dahil sa tigas ng iyong ulo, nalugi ang kumpanya. Kaya tama lang na sa'yo kukunin ang dapat kong kitain. Pangalawa, akala ko lalambot ang puso mo para sa akin nung papatay ko si parang Johnny. Pero mukhang unaan pa ako ng driver mong cowboy. Kaya naisip ko, dito ko kayo patayin. Nang sa ganun, masolo ko ang kumpanya. Ang kukulit nyo ah! Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? Sa umpisa pa lang, mamahalin ko pa yan! Lando! Wow! Pag-ibig sa gitna ng kamatayan! Oh! Pag-ibig para sa amin! Pero para sa inyo! Kamatayan! Kikitigma itong pag-ibig na ito. Kaya mo pa! Kaya mo pa! Oha! Oha! JR! JR!
ibigay ngayon sa akin. Arig! Oh, arig! Arig ko! Arig ko! Arig! Wala na akong bala. Nakita mo ba? Oo. Huh? Asan? Ito! I'm the original cowboy. Ang haba kasi ng baril mo. Hindi lang damit ang maitim sa mga animal na ito. Pati budi, saksakan ng itim! Cowboy! Oh, may sombrero naman. Tapusin na natin to! Harapin mo ako! Tayong dalawa lang! Kahit anong laban! Isang rekwa kayong ati-atihan! Paano ako magpapakita sa inyo? Di tinagtad niyo ako ng bala! Hindi niyo ako magkukulangan! Triple X to! Lalaki akong kausap! Kung talagang cowboy ka, magsabayan tayong dalawa! Cowboy! Lumabas ka na sa pinagtataguan mo! Wala ka nang magagawa! Hawak ko ng buhay ng bata! Cowboy! Lumabas ka dyan! Tignan mo kung paano ko pasasabugin ang baho ng ulo ng babaeng mamahalin mo! Hey, hindi mo kayang gawin yan. I'll not allow it. Lumabas ka dyan! Wala ka nang pagpipilian! Isugal mo na ang buhay mo sa akin! Pag tinalo mo ko, libre na kayong tatlo ni Mariel! Yung pera! Yung ransan! Yung ginawa mo kay ma'am! Sa'yo na rin yun! Hindi mo ako katulad! Hindi ako nangahangkin ng di akin! Isa't kalahati kang timawa! Yolando! Patayin mo na si Ninong Joseph! Kaya-kaya mo yan! Bad to the hell to. JR, anak, huwag kang makialam! Lando! Ano? Okay. Back to war. Boy Timawa! Lalabas na ako, ha! Usapan lalaki yan! What's the plan? Naghihintay ako! My God. What's the plan? Ha! Kuya Lando! KR! Walang makikialam! Oha, oha, oha! Sige, iputok mo!
Eh, paano ka? I can manage. Huwag ka mamamatay, ha? Yes, ma'am. No problem. Yung makina! Asan yung makina? Sa tingin mo, sa itsura mong yan, ituturo ko sa'yo kung nasan? Nasan? Sato! Wala na bang katapusan ko to? Kailan di ako magsisinungaling sa'yo?
patay ka, dapat nabuhay ka. Manluloko, maninilang, sinungaling liar! Bakit? Sinabi ko ba sa'yo I'm dead? Nagpapahingal lang ako ah, para mawala ang duda mo sa akin. Pakakasal na kita. Ah, bakit? Niligawan mo na ba ako? Sinagot na ba kita? Hindi ba? Pero kanina, habang nakikipagdigmaan ako, ang sabi mo sa akin, huwag akong mamatay. Oo, sinabi ko ngayon. Sinabi ko yun dahil ayaw ko mawala ng driver. Ayaw mo mawala ng driver o ayaw mo mawala si Lando? Both. Pareho. Kitam? Yan ang tulak ng bibig. Gabig ng dibdib! Ah! Tinalikan mo ako! Tapos na po mga kapatid. Pagod na ako. Masakit na katawan ko. Game over. Yun ang akala mo. May panonorin pa kayo. Next attraction. Mahal.